Marami sa atin ay nahihirapan magtipid ng pera dahil sa napakamahal na bilihin sa ating panahon ngayon. Madalas ang ating sweldo o sahod ay nagkukulang dahil hindi natin namamalayan na ganun lang pala kadali at kabilis na maubos ang ating pera. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang tipid tips na maaaring nyong gawin upang makatipid sa araw-araw na buhay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, be sure to subscribe at hit mo na din yung notification button para lagi ka nang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko kada linggo. At i-like mo na tong video at mag-iwan ka din ng comment sa baba kung ano ang masasabi mo dito. Nag-subscribe ka na ba? Ayos yan! Kaya tara na at simulan na natin. Number 5, magdala ng baon paminsan-minsan. Hindi naman mahirap magdala ng baon paminsan-minsan, lalo na kung ikaw ay pwede namang magluto sa inyong bahay o nirerentahan na apartment. Alam nyo ba na isa sa mga pinakamagastos na bilihin ay ang pagkaing na bibili natin sa labas? Bukod na sa mahal ito, hindi pa natin alam kung malinis ba ito. Kaya naman ugaliin natin magbaon ng pagkain kahit paminsan-minsan lamang at tiisin natin na huwag bumili muna sa labas. Number 4, iwasan ang pagbili ng soft drinks, kape o anumang mga inumin sa labas. Ang mga drinks na nabibili sa mga malls o restaurant ay isa sa mga dahilan ng pagkaubos ng ating pera. Huwag niyong ugaliin na bumili ng drinks sa mga kinakainan na restaurant dahil nakakapagdagdag pa ito sa inyong bill. Mainam pa rin ang magdala tayo ng sarili nating tubig. Number 3, i-budget ang inyong gastusin araw-araw. Isa ito sa mga pinaka-importanteng paraan para makatipid. Kailangan nating isulat ang ating mga gastusin na kailangan nating bayaran o bilhin upang nakikita natin kung saan lamang napupunta ang ating pera. Sa pamamaraan na ito, makikita mo na may mga binili ka na hindi mo naman talaga dapat kailangan. Number 2, sakaling kakain sa isang restaurant, piliin ang pinakamurang pagkain na akma sa inyong panlasa. Isa itong tip na kailangan nyong sundin. Kadalasan dahil sa ating gutom, pag tayo ay kakain sa isang restaurant ay hindi tayo nakakapag-isip ng mabuti at ang ating pinipiling pagkain na sobrang mahal. Kaya naman sa susunod na tayo ay kakain sa labas, dapat isipin nating mabuti kung mahal ba ang ating kakaining pagkain. Number 1, huwag bumili ng kahit ano-ano lang. Ito ay para sa mga taong mahilig bumili ng mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan. Iwasan ang pagpunta sa mga malls dahil dito tayo natitempt na bumili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan.